magandang araw na naman po mga kabarangay. Ang inyong lingkod po, si Daddy Frankie. Ang mission ni Daddy Frankie ngayon is pupunta kami ng Paranaque. Dahil pupuntahan natin yung nanay po na lumayas, iniwan niya ang kanyang pamilya na taga Pangasinan po. So nakakuha si Daddy ng impormasyon na ang nanay na ito, si Nanay Irene po, ay nasa Paranaque at nakuha rin namin ang eksaktong location. Kaya mga kabarangay, samahan niyo po ko at aalamin natin ang kanyang dahilan. Bakit po niya iniwan ang kanyang anak at ang kanyang asawa na mild stroke po. So, ang Daddy Frankie team ngayon po ay papunta sa Paranaque kung saan naroon si nanay. Kasama namin ang aming mga team at ang si Aling Rochelle. So mga kabarangay, sa ngayon po nandito kami sa Barangay Pio del Pilar. Ayan, sa kabila po is Usmeña Highway. Pakita mo yung Usmeña Highway. So mga kabarangay, samahan nyo po kami. Pupuntahan natin, tayo papunta ng Paranaque. So God bless po, ingat. Okay na, Han. Okay, ayan mga kabarangay, magkocross po tayo ng Usmeña Highway mga kabarangay. Ayan. Paakyat po tayo ng Skyway mga kabarangay, going Paranaque. Sana po madatnan natin si nanay. Pahinaan mo yun. Ito, nandito tayo sa Usmeña Highway mga kabarangay. Ayan, so hiling po ni Daddy sana madatnan natin kasi nakuha namin yung address isa kanyang pinsan dahil nakita niya at napanood niya yung aming upload. Mga kabarangay, yung upload namin yung pangalawa is upload number 40 if I'm not wrong. No? Nanawagan po ang anak ni Nanay Irene na sana makabalik ang kanyang nanay. So nakakaawa po yung anak, mga kabarangay, nakakaawa po yung bata. Kaya si Daddy Frankie, mga kabarangay, nakiusap po yung bata. Na sana nakiusap siya kay Daddy na sana ay makabalik ang kanyang nanay mga kabarangay. Kaya si Daddy Frankie awang-awa po doon sa anak ni Nanay Irene, kaya hindi tumigil si Daddy Frankie para maghanap kung nasaan ang kanilang nanay. So sa awa ng Diyos po, natagpuan po namin, nakakuha kami ng update kung saan nakatira. Ayun nga, at ito na, pupuntahan natin sa Paranaque si Nanay Irene mga kabarangay. So mga kabarangay, kumusta po kayo dyan? Mag-ingat po kayong lahat, saan man po kayo naroon. Ayan po. Ayan. Medyo mainit mga kabarangay, tanghali. Salamat po sa nagbigay ng information sa kinaroroonan ni Nanay Irene. Hindi po siya nagpapabanggit ng pangalan. Salamat po sa iyo. Tapos mga kabarangay, ang plano kasi ni Daddy, sana mapakiusapan ko po si Nanay Irene na ang plano po ni Daddy Frankie sa kay Nanay Irene is kumbinsihin natin na maibalik siya, makabalik siya sa kanyang pamilya. Ayan po. At pagka napauun natin siya is hindi ko na po siya iiwanan. Sabay isasama ko na po siya. Ayan. Isasama na po natin siya. Tapos bukas na bukas po, ibabiyahin natin siya going Pangasinan, ayan, si Nanay Irene. So, napag-isipan ng Daddy Frankie team is pag nakuha namin si Nanay Irene ngayon is patutulugin na natin siya sa hotel. Ayan. Tapos sunduin natin siya ng umaga. Ayan. Para siguradong hindi na magbago ang isip kasi po mga kabarangay is pinaka namin dito is kawawa yung mga bata, yung anak ni Nanay Irene, tapos yung asawa ni Nanay Irene is stroke patient. The same time yung mga bata po nag-aaral, kaya ayaw ni Daddy Frankie na ma-stop ang pag-aaral ng mga bata, kaya gagawa ng paraan si Daddy Frankie para makuha si nanay.
Ayan mga kabarangay, after almost 1 hour na mainit at matraffic na biyahe, natagpuan na rin natin ang ating hinahanap na si Nanay. Sa ngayon po nandito po kami sa ano yung barangay na to? Nandito po kami sa Barangay San Dionisio Gatchal 1. Papasukin natin ngayon si Nanay Irene. Kakausapin natin kung ano ang kanyang dahilan. So mga kabarangay, samahan niyo po ako nang malaman natin kung anong rason, ano ang dahilan ni Nanay Irene. Bakit po siya umalis? Bakit po niya iniwan ang kanyang asawa at mga anak? Dahil mahirap din naman po kasi na i-judge natin o magsabi tayo ng kung ano-ano man hanggat hindi natin nakikita ang panig po ni Nanay Irene. So mga kabarangay, tara po. Po mga kabarangay, yung number 6678. Hello po, magandang hapon. Ayan, okay. Kayo po si... Ito si... Ay, nga pala. Si Ate Suner yung kat nagtitext sa akin. Ate Sosie, ayan. Hello, pwede pa pumasok? Ay, magandang hapon. O, pasok. Ayan, mga kasama ko, si Aling Rosie. Pasok. Hello po. Ating cameraman, si Ate. Pugan? Opo. Ako yung pangasinari ko. Ikaw ang sadya ko eh. Kaya mo. Ikaw po ang gusto kong makausap mo. Nanay. Mga kabarangay, ito na po si Nanay Irene. Siya po yung subject talaga ni Daddy Frankie kasi nahihiwagaan po ako. Sa mga hindi pa po nakasubaybay kay Daddy Frankie, ang tagpo namin ni Nanay Irene sa ngayon is pangatlo na po. Yung una po, pinuntahan ko si Nanay Irene sa kanyang bahay po. Nakiusap, humingi ng tulong dahil ang kanyang asawa po ay mild stroke po. So, yun po yung una naming pagkakakilala ni Nanay Irene. And then, second time po is tumawag naman po sa akin, nag-message sa akin ang kanyang asawa. Ang pangalan ng asawa na ay? Si Tatay Hilario, ayan po, nag-message po sa akin si Tatay Hilario, humingi ng tulong dahil wala daw po silang pangsaing, kaya hinatira ni Daddy Frankie ng bigas at nagulat po ako nung time na pumunta ako kay Tatay Hilario na sabi po, umalis po, lumayas daw po si Nanay Irene. Kaya dahil sa ayaw ko pong mapabayaan ang kanilang mga anak, nangako po ako sa kanyang dalawang anak siya kay Tatay Hilario na kakausapin ko si Nanay Irene, hahanapin ko. Kasi nung time na nagpunta po ako doon sa kanila is hindi nila makontak, hindi nila alam kung nasaan si Nanay Irene. Sa pagkakataong ito po ay malalaman natin kung ano po ang dahilan, bakit po umalis si Nanay Irene. Ayan. So mga kabarangay, kakausapin natin si Nanay Irene. Nanay Irene, okay ka lang ba? Sige, okay lang. Huwag niyo kang alalahanin, huwag niyo kami bibisitahin. Magkukwentuhan lang po tayo, no? Ayan, dapat ka konti. Kumusta ka na? Okay lang, okay lang. Nakaka-survive. Ay, sa ano? Balibagin lang. Matanong lang kita, no? Relax ka lang. Okay. Ayan. Kumusta naman kayo dito? Okay. Mainit po, walang kuryente. Wala kayong kuryente. Namumupahan lang po sa ate ko. Namumupahan kayo dito. Okay. So ano to? Isang buong bahay? Opo. May nakatira po sa kabila. Sa kabila? May maniningit po dito. Okay. So, kumusta naman? Ano nangyari, Nanay Irene? Kumusta yung, di ba dati, nag-iwan ako sa'yo ng pampuhunan, pang-negosyo? May utang ko pa sa kanilang dali, Francine. Ayaw mo alam. Iniwan mo po. Po, naninigil kasi sila, di ko lang kaya kasi ako umagi, magtitinda ako ng mga sukat. Nakuha din, kulong din. Kaya yung nalaman ng asawa ko, nagalit sa akin, bakit nakakakulong. Pero anong pinakadahilan bakit iniwan mo ang iyong asawa at anak? Nag-away kami dahil ngayon yung utang. Nag-away kayo dahil sa utang. Bakit nga ba lumaki ang utang? Dahil sa gamot niya, tapos
Kalapan 5-6 sa Bombay yun, no? Okay. Gaano ba kalaki ang utang mo? Sa banko. Ang dami. Naku po. Paano yan? Ngayon, tumakas ako namin yung ilaw. Okay lang. Okay lang. Mukhang alalahanin. Ang gusto lang namin malaman talaga, bakit na kaya mong natiis mong iwanan ng iyong asawa na maestro tapos yung mga anak mo. Nakita mo ba? Nangapit akong trabaho dito. Oo. Oh. Iiwan ako. Ba't hindi ka nagpaalam sa kanila? Nabigla lang ako sa bigla kasi nito. Ah, nabigla ka rin sa nabang? Umalis na rin kasi ako baka maestro. Baka maestro siya. Pero hindi ka ba naawa sa kanya? Naawa po. Umiiyak nga ako pag umalis ako. Oo, umiiyak ka rin. Ibig sabihin, mahal mo rin yung asawa at mga anak mo. Mahal ko po. Matagal na rin kami kasama. Ilang taon na ba kayo nagsasama nito? 10 years na po. 10 years na. Ilang taon na siya maestro na. Diba? Ano mo, Nanay Irene, kahit anong hirap ng buhay natin, sana huwag natin basta-basta iniiwan ang ating pamilya. Lahat po ng pagsubok, lahat ng ano man ang hirap, pagsubok lang yan. Diba? Ang isipin natin, yung mga bata, yung pag-aaral ng mga bata. Dapat sa kahit anuman sa hirap at ginhawa, dapat magkasama kayo. Nakita mo ba yung ano, yung kausap ko yung anak ng babae, umiiyak siya. Nagmamakaawa siya. Diba? So, anong plano mo ngayon? Uwi na rin po ng mga ano. Yes. Sa butuhan, uwi pa. Okay. Hindi. Bakit ano? Bakit sa butuhan pa? Eh, kung wala ka rin naman trabaho, alam mo ba naghihintay sila? Naghihintay yung asawa at mga anak mo? Uwi kaya nagkasundo rin kayo. Okay, salamat naman sa Diyos. Pero mas maganda kung soon as possible, uuwi ka na. Pwede ba sama ka na lang sa akin, iuwi na kita? Sama ka sa amin ngayon, tapos bukas ng umaga, iuwi kita doon. Okay yun? Kaya naakit ako sa babies na daw po. Para wala ka ng gastos, ihatid ka na lang namin, sama ka na lang sa amin. Ngayon, sasabay ka na sa amin papuntang Makati, matutulog ka doon sa hotel. Tapos bukas na umaga, 5 to 6, alis tayo papuntang Pangasinan, didiretso kita doon sa bahay ninyo. Kasi nagtitinda-tinda po siya, ayun nga po yung ano, yung dahon. May nakuha siya dyan na ano, kailangan niya pang bayaran. Titinda ko na konti-konti dito pa. Ayaw mo sumama sa akin? Kasi pangako ko kasi sa ano yung asawa't anak mo yun. Na pag nakita kita, ganun din naman, di ba? Sabi mo, wala kang trabaho dito. Okay. Kaya yun ang mission ni Daddy Frankie. Iuwi kita para magkasama-sama kayo. So, huwag ka mag-alala. Ngayon, pag sumama ka sa akin, itutuloy ka namin sa hotel, doon ka mag-overnight. Tapos bukas na umaga, 6, susunduin ka namin. Pag ready na ang team, tapos uwi na tayo ng Pangasinan. Okay? Yan naman pala eh. Yan mga kabarangay, medyo nakaginhawa, naliliwanagan din si Daddy Frankie kasi yung pangako ko sa kanyang asawa at sa anak, kasi yung kanyang asawa, mild stroke po, tapos yung kanyang anak, ilang taon yung babae? 10 po. 10, tapos yung bunso, 7. Yun, dahil dalawa ang kanilang anak, umiiyak sila, nagmamakaawa kay Daddy Frankie na sana tulungan ko sila para makabalik ang kanilang nanay. Kaya yun po, ang gustong mangyari ni Daddy Frankie sa ngayon is isama na natin si nanay, tapos hindi rin kami pwedeng makabiyahe ngayon kasi hapon na. So ang balak namin is patuloyin na lang muna sa hotel si nanay, tapos susunduin na lang namin siya. Yung hotel naman kapit bahay lang na, katabing bahay lang na. Okay, wala po kayong iisipin, wala kayong gagastusin. Ayan, ay sasagutin po lahat yan ng Daddy Frankie team. So, okay ba yun, Nay? Ano bang pag-usapan din natin kasi ang pangako ko kasi sa
pangako ko sa iyong asawa at sa iyong anak na ibabalik ko ang kanilang nanay at abibigyan ko kayo ng kung ano yung pag-usapan natin, kung ano yung magandang negosyo para hindi ka nalalayas, hindi ka naalis, hindi mo na iwanan ang iyong pamilya. Okay? Ano ba sa tingin mo maganda nating simulang negosyo doon para yung fit, yung gusto mo? Sa palengke. Okay. Tindahan. Okay. Ayan. So, yan lang. Para matupad yon, para mangyari yon, sana sumama ka sa amin ngayon. Tapos matutulog ka doon sa hotel. Bukas, between 6 to 7 in the morning, susunduin ka namin. Pagkasundo namin sa'yo, diretso tayo ng Pangasinan. Diretso din tayo sa asawa't anak mo. Masaya sila kasi pagka hindi ko pa sila sinasagot, tinatanong nila ako until now, hindi pa ako nagre-reply hanggat hindi ko nakukuha yung saktong sagot manggagaling sa'yo. So, deal na tayo doon. Pagdating natin doon, saka natin pag-uusapan kung ano yung maganda na business na sisimulan mo doon. Pero syempre, titignan ko rin muna yung anggulo kung paano talaga na pag-aaralan din ni Daddy Frankie Tim kung ano yung the best para sa'yo. At pag-isipan mo rin na sana, kasi minsan pa lang, first time pa lang ni Daddy Frankie na mag-offer ng ganito. At napakaswerte mo kasi sa iyo ko ibibigay yung unang pagkakataon na magbibigay si Daddy Frankie ng business. Dahil ayaw ko po na magkahiwalay sila dahil ayoko pong mapabayaan ng kanilang mga anak. So, okay? Ayan. So, mga kabarangay, maraming salamat po at nakausap, nakarating kami rito sa kanilang tahanan at natatnan namin si Nanay Irene po at siya rin po ay pumapayag na sumama sa amin ngayong hapon. Hintayin lang namin siyang mag-iimpake. Hintayin lang namin siyang mag-ayos ng kanyang mga gamit. At ididiretso natin siya sa hotel. And then, bukas ng umaga, susunduin namin siya around 6 to 7. Didiretso tayo ng Pangasinan from Paranaque to Makati, Makati to Pangasinan. Ayan, mga kabarangay, salamat po. So, okay na tayo, Ma'am Irene, no? At nang masabihan ko rin po ang iyong asawa at mga anak para masaya na rin sila, no? At magkikita-kita na kayo. Ilang araw na kayo hindi nagkita? Ilang buwan na? Okay. Diba, kailan pa ako nagpunta doon? Isang buwan na. One month na po silang hindi nagkikita, kaya umiiyak ang kanyang anak pag tumatawag sa akin. Pero salamat sa Diyos, at least ngayon medyo naliliwanagan na ako. Ayan, okay? So, peace na. Hintayin ka namin. Hindi aalis si Daddy Frankie hanggat hindi naliliwanagan. Pagdating doon, ayusin natin lahat yan, okay? So, salamat. Ayan. Palakpakan naman natin si Nanay Irene kasi ang hirap, naisip pa rin niya yung kalagayan ng kanyang asawa at saka mga anak. Ayan. So, sige, mabihis na tayo. Ayan po mga kabarangay, ibaba mo dyan, brother. Dahil nabanggit din po ni Nanay Irene na ang kanyang tinuluyan is kanyang kapatid at hirap din sa buhay. May mga anak, ang daming anak. Kaya si Daddy Frankie nagdala rin ng bigas. So, Nanay, may dala po kaming bigas. Sana pagpasensyahan nyo na po. Sana makatulong po iyan. Ayan. So, mga kabarangay, salamat po sa maliit na kaparaanan ni Daddy Frankie. Makapagbigay tayo paunti-unti kahit na 25 kilos lang yan. Pantawid gutom sa mga kabarangay natin na nahihirapan gawa ng pandemic. Maraming nawalan ng trabaho. So, salamat po. Ayan, mga kabarangay. Okay ka na, ate. So, uwi na tayo. Ayan, salamat. So, paalam ka muna sila, ate. Ayan. Wala nang iyakan, ha? Ayan, mga kabarangay. Aalis na po tayo. From Paranaque. So, pabalik po tayo ng Makati po. Ayan, para bukas, punta na po tayo ng Pangasinan. Let's go, mga kabarangay. Tara, ate. Ayan.
Okay. Lagay mo muna dyan sa likod. Urong ko lang ha. From Paranaque, nandito na po kami sa Makati. Madilim kasi. Eurotel Makati, mga kabarangay. Ayan. Dahil bukas po ang biyahe namin ng Pangasinan ni Nanay Irene, so dito muna siya matutulog overnight. Tapos tomorrow morning, biyahe po kami ng Pangasinan. So, Nanay Irene, okay ka lang ba? Okay lang po. Aba, ang sikip ah. Ano yung nasisilaw ako? Ay, hindi kasi matatanggal. Madilim kasi lang eh. Okay. Masikip yung parking. Okay. Tapit dito. Akyat tayo mga kabarangay. Ayan mga kabarangay, dito kami ngayon sa Eurotel Makati. Mag-iin na po si Nanay Irene. Ayan, tapos bukas po na umaga, biyahe kami going Pangasinan. So, ang masasabi mo Nanay Irene, okay ka lang dito? Okay. So, kailangan Nanay Irene makapagpahinga ka ha? Para bukas pagbiyahe natin, kita-kita na kayo ng anak mo. So, para maging happy. Pahinga ka lang ha? Okay. Bali, susunduin ko siya dito ng 6 a.m. Mag-isa lang naman siya. Para mapagpahinga siya. Para kung portable. Upgrade ka lang namin, sir. Ano yung address dito, ma'am? Chino Roses Farmer and Isabel. Chino Roses, ayan. Shout out sa'yo. Pangalan po? Nicole. Nicole, ayan. Thank you po. Sir. Sir. Shout out. Si sir. Sir.
Pangalan, sir? Alex po. Alex, shout out sa'yo, sir. Salamat, ha. 912, sir. 9th floor po. Okay po. Thank you. Tara. Ay, natulungan na kita. Ayaw mo itong matigat. Kaya mga kabarangay, samahan natin hanggang sa kwarto ni nanay. Nine floor. Huwag kang mag-alala. Susunduin pa rin kita dito tomorrow morning alas 6. Huwag kang aalis sa kwarto mo, ha? Kahit sinong pero may mga kakatok-katok sa'yo or what? Okay na, wala problem. Okay? And then 9. Okay? Ah, sorry. Okay ka lang, hindi malungkot mag-isa? Okay lang, di ba? Para sa mga anak mo, mas malungkot pag matagal hindi kasama ang pamilya. Umiiyak na po yun. Umiiyak, yung panganay ko. Umiiyak. Para ako tumatawag yun, mama, uwi ka lang. Nine, okay. Para kay Nanay Irene, Nanay maging komportable siya. Dito po siya sa Pasong Tamo, Your Hotel, Makati. Yeah. So, okay ka na dito? Maraming salamat. May TV ka dito, buksan mo muna yung TV, ha? Walang problema. Pagka may kailangan ka, nagutom ka, ayan. Ayan lang, ha? Dadayal ka lang, ha? Busog na po. No, it's okay. Halika, turuan kita. Alam mo naman siguro, di ba? Dial 0 lang, okay. Na, para sa doon sa baba. Pag nagutom ka, order ka lang ng pagkain mo, ng problema, bayad na lahat yan, okay? Opo, okay, sige. Salamat, ma'am. Kaya mo na. Ha? May tubig. Ha? Doon na si Ariata. Bala ka na. Basta tawag ka lang, okay? Opo. Huwag na huwag kang aalis dito, susunduin kita ng alas 6 ng umaga. Okay? So mga kabarangay, dito na po magtatapos ang part 1, 2, and 3. No? Part 3 ng pag-upload ko ng buhay ni Nanay pangalan mo ulit? Irene. Nanay Irene. Ayan, pasensya ng mga kabarangay. Ayan. So, bukas po, uuwi kami ng Pangasinan. Susunduin ko siya rito ng 6 in the morning. Pero, hanggang dito na lang po ang pagtapos ng aking pagkikwento ng buhay ni Nanay Irene. Abangan nyo po sa part 4 ang pagkikita ni Nanay Irene at ang kanyang asawa at mga anak. At syempre, sa part 4 na yon, doon namin pag-uusapan, doon ko rin po ipapaalam sa inyo kung anong business na ireregalo ko po kay Nanay Irene nang sa ganon, hindi na sila mamumroblema ang mag-asawa. Dahil nahihirapan si nanay na naglalako ng lugaw, parang iniikot-ikot. Pero may napag-usapan na po kami ni Nanay Irene. Ay, tama? Opo. Nanay Irene, regarding po sa business na regalo, ireregalo, ibibigay ng Daddy Frankie team. Ayan. So, mga kabarangay, abangan nyo po, abangan nyo po sa next upload namin, ng pag-uusap namin kung ano yung regalo ibibigay ko kay Nanay Irene. At syempre, abangan nyo rin po yung part 4. Doon nyo po makikita from Makati to Pangasinan. Pagkikita after ng ilang buwan na magkawalay silang mag-ama ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Dahil ito yung pangako ko sa kanyang anak at saka sa kanyang asawa na
Si Daddy Frankie po ay hindi titigil hanggat hindi ko mapauwi si Nanay Irene hanggat hindi ko hahanap. So, thank you Lord. At ito, natagpuan ko si Nanay Irene from Paranaque. Nadala ko siya rito sa Makati. Dito siya matutulog tonight and then tomorrow morning, dadalhin ko po ng Pangasinan. So, maraming salamat po. Samahan niyo po si Daddy Frankie hanggang sa mailathala ko po ang buhay ni Nanay Irene hanggang sa maibigay ko po yung business na regalo ko po sa kanya. Maraming salamat po sa mga bago pa lang po sa aking channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po, and then paki-click na rin yung bell button. Nang sa ganon, lagi po kayong ma-update sa mga i-upload pa namin. Doon po, doon din po sa mga nakapag-subscribe na po. Maraming salamat po. And then syempre, huwag nyo rin pong kakalimutan ang aking partner sa buhay. Lagi kong kasama sa aking mga gawain, si Aling Rochelle Vlog. Pakisuportahan din po. Maraming salamat po. Bye-bye and God bless.